Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to, pag-usapan natin ang tungkol po sa PH Pocket, ang isa din siyang online lending app na makikita natin sa Play Store. Siguro marami sa inyo na ang nakautang dito at mayroon na rin kayong karanasan po tungkol sa kanila. But gagawa natin ito ng review as per request din po sa mga followers natin. At kilalanin natin ang ulan na to. Actually, si PH Pocket po ay hindi po siya bago sa sa Play Store. In fact, umabot na po ng 12,870 po ang nagbigay ng kanilang reviews po sa ulan na ito. So, kilalanin natin lalo kung itong si PH Pocket ay isang legal o pwede ba nating ma-recommenda para po sa ating mga kababayan na pwedeng utangan tong PH Pocket na to. So again, bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang dito sa Usapang Loan at Online Lending, inaanyayahan namin kayong i-subscribe ang YouTube channel na to at huwag niyo pong kalimutan i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong reviews and uploads namin regarding po sa iba't ibang online lending, particular po ang mga online lending app. Pero hindi pa lang po tayo nag-limit sa online lending app, pati din mga bank at hindi yung pag-uusapan sa YouTube channel na to. So, balik tayo kay PH Pocket. Mayroon tayong tatlong factor na i-consider bago natin masasabi na maganda or pwedeng ma-promote or i-recommend natin ang isang online lending app. Dito sa PH Pocket, unang-una nating pansinin yung number 1, loan shark ba ito? Number 2, data violators ba sila? At pangatlo po ay dapat SEC registered. Number 1, unahin natin ang pagiging loan shark. So kung titingnan natin ang PH Pocket sa kaniyang description, ewan ko lang kung ma-attract ba kayo dito sa mga nakalagay sa kanilang description. So mas mabuti babasahin natin ang kanilang description. So yan po, napakasimple lang mag-apply. Basic lang po ang kailangan para po makapag-apply kayo dyan sa online lending app na yan. Ang hindi lang maganda dito, yung very promising nilang sinasabi na ang minimum repayment period or yung loan term nila ay 91 days. Kung kayo ang tatanungin namin, maniniwala kaya kayo na 91 days ang minimum loan term nila at saka ang maximum nila ay 120 days. 'Di ba? Hindi ka panipaniwala. So dito pa lang masasabi ko, based po sa mga napag-aralan na din natin at nagawa natin ng review, na kapareho or naka-default lang din po ang mga nakalagay na description para ma-attract yung mga gustong umutang sa kanila. Misleading po ang tawag dito. So, isang ori din po ng panluloko na ginagamit ng mga, alam niyo ba kung ano? Yung mga loan shark na online lending app. So, walang pinagkakaiba ito si PH Pocket. Isa din po itong loan shark. So, hindi rin po kapanipaniwala na ang loan interest po nila ay nasa 36 per year lang po. So, equivalent po yan ng 6% per month. So, yan po ang sinasabi nila dito. And then, pwede daw kayong umutang ng 20,000. Pero, hindi po yan mangyayari dahil most of the time sa mga online lending app na mga loan shark, mababa lang po ang approval rate nila. Or I mean, approval amount. So, dapat po ay mag-ingat-ingat po tayo. Huwag po tayong padadala sa mga,
mga modus ng mga online lending app ng mga loan shark. Pangalawa. So, ang pangalawa po ay tungkol po sa pagiging data violators. Ang data violators, marami po. Basta loan shark ang isang online lending app, sigurado, data violators din po yan. Kapag hindi po kayo nakababayad, sigurado, mati-text blast lahat ng mga contacts mo. Gagamitin nila yung mga information na nakuha nila doon sa cellphone ninyo nung nag-apply po kayo. Ganyan po ang gagawin ng mga loan shark na ula. So, itong CPX Packet ay isa din po itong data violators. At nanghaharas talaga sila kapag hindi po kayo nagbabayad or na-delayed kayo sa pagbabayad. So, oras lang, sigurado, hindi ka na nila patutulugin. Yung mga collectors nila, dahil itong CPX Packet ay gumagamit din po ng third-party collectors na walang ibang ginagawa kundi makakasingil lang through sa hindi magandang paraan. So, ganyan po ang gagawin ni PH Packet sa inyo. Pangatlo, si PH Packet ba ay SEC registered? Well, SEC registered po sila under sa MyCast Lending Investor Incorporated. So, mayroon silang Certificate of Authority number 2814. And then, may company registration sila na CS 2018-40987. Ibig sabihin dito, 2018 pa sila registered sa SEC. Pero gaya ng palagi kong sinasabi, hindi po porkit SEC registered ang isang online lending app, sila na po ay legal. Oo. Hindi po matatakpan ng SEC registration yung pagiging loan shark at pagiging data violators, na yun talagang dalawa ang pinakamabigat na basihan para masasabi natin na ang isang online lending app ay hindi dapat tangkilikin at hindi dapat subukan, dahil yung dalawa ay magdudulot talaga sa inyo ng malaking problema, sakit sa ulo, at kung minsan magdudulot pa sa inyo ng karamdaman o sakit. Kaya palagi kong sinasabi sa lahat ng mga reviews ko na ang pagiging SEC registered ay hindi po mainly hindi po 'yon ang basihan natin na masasabing legal po ang isang online lending app. So, mayroon tayong nasagap na balita na ito ngang si Digido din. Kahit na may SEC registration siya, pero hindi na siya tumatanggap ng mga application through sa opisina nila dahil po nakita nila na mayroon ding lapses. So, ang ginawa nila ay pumunta na lang sa mga probinsya at nagbigay authorization sa mga agent nila na mag-evaluate at mag-approve ng loans. Dahil sa pamamagitan nito, hindi na po sila magkakaso. Oh, baka maribok pa yung ano nila, yung SEC registration nila gaya ng Robocash. So, walang pinagkaiba din sa ibang mga online lending app na mga loan shark. So, nabanggit lang natin kasi yun nga, si Digido ay mayroon daw ibang proseso na ngayon sa pagpapautang. Kung dati, nagpaparami sila ng mga branches sa Pilipinas, ngayon hindi na po. Ang yung mga agent nila, pinapadala na po nila sa mga probinsya at nag-conduct ng mga briefing, orientation. Sila na po bahala mag-evaluate at mag-approve. So, sa pamamagitan daw nito, may iwasan nila yung masampan sila ng kaso in case po nagka-aberya. So, yan po. So, si MyCast Lending Investor Incorporated ang may hawak ni PH Packet. So, again, uulitin natin to summarize, si PH Packet po ay isang loan shark na online lending app. Pag sinabing loan shark, malaki po ang processing fees. Sa processing fees pa lang, hinihigop na nila lahat ng kailangang bayaran mo at kasama na pwede nang kasama dito ang interest. Pero hindi pa yun enough.
nagpapatong pa talaga sila ng interest. Oo. Nagpapatong pa sila ng interest. Yung interest na pinapatong nila, mas maliit compared doon sa processing fees. Yung processing fees talaga nakakalula. Mostly sa lahat ng mga loan shark na mga online lending app, doon sila tumitira sa processing fees. Magtataka ka na lang ang laki ng nabawas. Ang liit na ng amount, halos kalahati po ng amount ay mawawala, and then yung kalahati po ay mapupunta sa inyo. Pero magbabayad ka ng full plus interest. And then, pangalawa, yung pagiging data violators. Kapag na-delayed po kayo kahit oras man lang, doon sa cut-off nila, cut-off date, sigurado pong mahaharas at kayo po ay, nako, makakatanggap ng iba't ibang mga mensahe na hindi ka nais-nais at ipapahiya talaga kayo sa mga contacts ninyo. Ganyan po ang estilo ng mga loan shark at data violators na mga online lending app. So kalimutan nyo na po yung SEC registration kasi hindi po yun basihan na ang isang online lending app ay legal kapag mayroon silang SEC registration. Dapat po, hindi po siya loan shark, hindi po siya data violators, gaya ng Tala Philippines. So, nag-iisa lang po talaga ang Tala. Hindi loan shark, buong-buo mo makukuha ang iyong hiniram na pera, walang bawas. Basta ang mode of payment mo ay GCash or coins.ph. Mababawasan lang ito kapag ang mode of disbursement mo pala ay padala center or sa bank. Kasi kung magkano yung charge sa bank or sa padala center, yun lang din naman ang ibabawas nila. Then, kahit ma-delayed kayo ng pagbabayad, hindi po sila namamahiya sa inyo. Hindi po makakatanggap ng pamamahiyang mensahe ang lahat ng contacts nyo. Yun po yung kagandahan kay Tala. Oh, si Tala din po ay SEC registered din po sila. So anyway, maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusubaybay dito po sa Usapang Loan at Online Lending na mga video reviews namin sa iba't ibang online lending app. Thank you very much po sa inyo. Shoutout po sa lahat na mga hindi pa nag-subscribe, mga followers namin dito at viewers. Please, kung hanggat maaari, kung kaya nyo pong mag-subscribe, isubscribe nyo po ang aming YouTube channel. And then, don't forget to like and share para din po malalaman ng inyong mga kaibigan, kamag-anak at hindi din po sila magiging biktima ng mga online lending app ngayon na naglipa na para lang po kumita mula po sa atin. So, hindi talaga natin mapapakinabangan yung pera na hiniram natin sa kanila. Ang kaakibat po ng paghihiram ninyo po ng pera sa kanila ay malaking problema at kahihiyan. Hindi lang sa iyo, pati sa pamilya mo at sa mga kakilala ninyo. Yun po ang consequence talaga kapag umutang kayo sa mga online lending app. At first, mababayaran nyo pa sila. Pero later on, dahil sa laki ng interest at processing fees, mahihirapan talaga kayong habulin ang full amount para po mabayaran sila. So habang maaga pa, hindi pa kayo nalulong dyan. Kung halimbawa nasubukan nyo na, huwag nyo na pong tangkilikin dahil wala talaga yung ibang mapupuntahan kundi sakit sa ulo, problema, at maaari pa kayong mapahiya. So thank you very much po sa inyong lahat. Shoutout din po sa lahat ng mga members ko, subscribers ko dito sa Usapang Loan at Online Lending. Abangan nyo po ang mga reviews pa namin sa iba't ibang mga ula. Thank you very much. God bless po sa ating lahat. Paalam!